Umaga hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating Q&A session, mga kapower, Ethical Nation. Okay, so yan. Sa mga nandito na, welcome sa inyo. Mabibigyan ako ng shoutout yung pinakang maagap. Yung pinakang unang comment na nakita ko na maagap. Okay, so yan. Si shoutout. Okay, isa sa mga ano ko pala to. Isa sa mga kapower. Isa sa mga members ko, si Josephine Genon. Okay, shout out, pinakaunang comment. Shout out din sa mga nandito na. Sa mga first timer dyan sa inyo, comment kayo dyan kung first time yung umattend ng ating Q&A session. Kung meron sa inyo first time dyan, comment kayo ng first time para mabigyan ko kayo ng shout out. Ma-welcome namin kayo dito sa ating Q&A session. Okay, and ano pa? So, yun, pwede nyo i-mention ang inyong mga teammates, ang inyong mga members dito sa ating Q&A session. So, mga first-timer, ginagawa natin itong Q&A session. Ang purpose nito is para sa mga, sa inyo, mga network marketers na gusto nyong kumita sa ethical na paraan, gusto nyong magka-resulta sa ethical na paraan. So, pwede kayo magtanong sa akin anything kung saan kayo nahihirapan sa negosyo nyo. So, pag sa pagtatanong nyo, gawin nyo as much as possible specific para masagutan ko siya ng maayos. And ang mga isasagot ko sa inyo is based on my experience. Kapag hindi ko alam kung anong sagot doon sa tanong mo, usually ay kapag hindi ko pa na-experience yan or kapag outside my expertise, which is networking, no, outside doon, eh, hindi ko masasagot yan. So, huwag nyo sana akong tatanungin kung ano yung meaning ng buhay. Hindi ko alam. So, huwag nyo akong tatanungin ng ganun. Natanungin nyo ako na wala naman nagtatanong ng ganun, pero baka sakaling may nag-iisip sa inyo. So, itanong nyo sa akin kung saan kayo nahihirapan sa inyong network marketing business. So, imagine ninyo na lang na for 1 hour, no, para nyo akong upline sa isang oras lang kasi hanggang 9 PM lang ito, no, it's already 8:03 PM. So for 1 hour para nyo akong upline. So tanong nyo na sa akin, then pagkatapos nun talo-talo na ulit tayo, no, hindi na tayo magkakilala. Hindi na tayo magkakilala ulit, no. So yun, pwede ito sa lahat ng mga network marketers regardless kung saang kumpanya kakabilang. So speaking of company, wag na lang kayo dyan magpo-promote, magko-comment, magbabanggit ng any network marketing company para meron tayong common ground. No? Wag tayo magpapaweran dito. Di ba? Hashtag walang paweran. So, wag na tayo magpapaweran dito. Kasi ako, I am actively building my network. No? Networker pa din ako. Hindi ako yung nagte-train-train lang. Networker pa din ako. Pero hindi ako magpo-promote dito ng kumpanya kung saan ako kabilang, hindi ako magpo-promote ng ganun. Yung iba sa inyo, alam nyo na, wag nyo nang banggitin din. So, parang common ground natin ito. So, para makapagtipon-tipon tayo, regardless kung saan kumpanya man kayo kabilang, welcome kayo. As long as gusto mo na maging isang ethical networker, kahit sa ibang company pakabilang, assuming and I hope na legal yung kinabibilangan mo na kumpanya. So, pwede ka dito. Okay? Pwede kang magtanong, pwede kang makipag-interact. And kung meron kang mga members, mga teammates, mga kaibigan na network marketers na alam mo na matutulungan nitong ating Q&A session, pwede mo silang i-mention dito. Sa comment, mention mo, i-share mo to sa iyong mga teammates, mga members na alam mo na magbe-benefit. Kung ikaw ay isang upline, halimbawa may tanong yung member mo, tapos nahihiya siyang magtanong, ikaw na lang magtanong para sa kanya, no, para masagutan natin yan. Okay, and nga pala, before matapos itong aking introduction, no, meron akong ginawang ebook, which is yung Unlimited Prospect Handbook. Doon ako nagturo kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Kung sakaling hindi mo pa alam, pwede mong i-check yun mamaya. Makikita kayo dito, may nakikita kayo dito sa ilalim na kulay blue na na-under na mga letters, no. Makikita nyo dyan yung link. No, kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa YouTube channel ko, meron akong YouTube channel, Carl Serrano, halapin nyo lang doon, K, yung spelling na nandito, and sa Instagram. Okay, follow nyo ako sa Instagram para masaya. Okay, so with that being said, magsimula na tayo. For 1 hour lang ito, and pasensya na dun sa mga hindi ko masasagutan kung late kayong dumating. Okay, kasi lalate ako last week, di ba? Last week yun. Lalate ako 9 PM, pero ngayon maagap na ako. So make sure na itanong nyo na lahat ng gusto nyong itanong dyan para masagutan ko sa ating time, sa time limit na meron tayo, okay, for 1 hour. Kasi after nito, meron pa akong training na kasunod. So, itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong. Okay, shout out Sunny Azores from Naga City. Okay, Anthony Mamanao. Okay, Salvador Gadiana, Joshua Roni. Nabanggit ko na Vic Marcada, Zaira Roxanne Chiotan. First name, last name nyo na lang. Pag mahaba yung pangalan nyo, yung banggitin ko. Para ma-shoutout ko kayo. No? Benchon, Doroteo, Esmeralda, Tilaw, shoutout sa inyo. Okay, first time, Jane,
Jay Ape. Okay, si Zaira din. Zaira Tan, ay first time din. Welcome sa ating Q&A session. So, every Friday ito. Every Friday at 8 PM. So, mag-set na kayo ng alarm sa inyong mga cellphone, sa inyong mga smartphone. Mag-set na kayo ng alarm na every Friday meron tayong ganito. So, kung kayo ay kabilang sa isang company na nagkakandak ng mga training seminar, mga NDO, mga new members orientation, new dealers orientation, or whatever man ang tawag nila doon, parang ganun rin to. Pero walang certain topic. Minsan nagbibigyan ako ng certain topic pero madalang. More on Q&A para masagutan ko kung ano yung specific na nahihirapan kayo. Kasi baka maglagay ako ng topic na hindi naman kayo lahat makaka-relate. Diba? So, mas maganda kung yung mismong tanong nyo na lang, no? Kung saan kayo nahihirapan. Parang ganun din. Diba? Pero online. At saka walang special na company na kinabibilangan. Basta lahat tayo dito ay iisa mga ethical networker, no? Ethical Nation. By the way, pwede din yung mabili to, itong Ethical Nation shirt na to, no? Isa tayong mga network marketers. Okay? So, yun. Tanong nyo na lahat na gusto nyong itanong dyan. Aiza Garzo, welcome sa ating Q&A. Si Aiza pala ito. Janet Prado, Rachel, Hermo, Marvin. Okay, Marvin Kalangian, Jaymar Acuzar, Jomel Jimenez, Javen Barros. Ayan. So, shoutout sa inyong lahat na nandito. Okay, Maricel Lumakang, Jonel Josol, nabanggit ko ba? Ayan. Okay, so meron pa ba? So, magtanong na lang kayo para ma-shoutout kayo automatic. Okay, so yan, start na tayo. Ulitin ko hanggang 9 PM lang tayo. Okay, next. Question na. From Anthony Mamanao, ano pong ibang strategy sa pag-present maliban sa live presentation at video call? Offline. Offline, mag-meet kayo, hindi pa pwedeng mag-meet sa ngayon . Di ba? Mahirap pa din, kahit na GCQ na, hindi pa rin. Kasi may mga tao na natatakot pa rin na lumabas. So, wala ka na ibang option, kundi ganun. Mag-present ka, is live presentation, video call, gumawa ka ng recorded na video presentation, record mo yung sarili mo habang nagpe-present ka, tapos yung nagamitin mo. Noon, keep it short and simple, hindi mo kailangan ng sobrang daming sinasabi. Meron akong YouTube video na about sa presentation. Hanapin niyo 'yon mamaya pagkatapos nito kung paano mag-present yung step by step na ginagawa ko nung nagsisimula pa lang ako at yung ginagawa ko sa kasalukuyan kapag ako nagpe-present sa offline para meron kayong pattern. Ako kasi pag nagpe-present, hindi kasi duplicable yung paraan ko . Kasi kapag ako nagpe-present, nakikipagkwentuhan lang ako, kinikilala ko siya, inaalam ko kung ano yung problema niya na makakatulong yung negosyo ko o yung produkto ko. No, kung wala, edi wala. Hindi ko i-offer. Wala . So, nakikipagkwentuhan. Hindi siya duplicable kasi sanay na ako na ginagawa ko yun. Kaya gumawa ako ng video about dun para madali nyo siyang magaya. Ginawa ko siya ng pattern para madali siyang magaya ng kahit na sino. So, hanapin nyo na lang yun mamaya. Yun yung mag-explain ng mas detailed. Okay? So, yun. Next question. Meron ako nakikita doon, wait lang. Okay, so Marlon. Okay, Marlon Balawas. Paano ba magandang strategy para mabilis makabenta sa online? Wala. Okay, merong mas, ito yung palagi niyang tatandaan. No. Ito, madalas ko na ito nababanggit, pero baka yung iba sa inyo first time. Kaya ulit-ulitin ko. Kasi hindi naman lahat kayo luma nang nanonood . Di ba? Mga payaman na . Di ba? Pangit yung term na luma . Mga payaman na. So, ibig sabihin ng mga payaman na is yung mga talagang matagal nang sumusubaybay dito sa ating Q&A session. No? Tapos yung mga bago, kayo mga bago. Okay? Palagi nyo tatandaan na pag hanggat nasa bukabularyo nyo yung salitang madali at mabilis, hindi ka magkakaresulta. Makakachamba ka lang, pero hindi mo kayang ulitin. No? Hanggat nasa vocabulario mo yung madaling kumita, mabilis kumita, di ba? Kapag naghahanap ka ng madali, mas lalo kang mahihirapan. Kapag naghahanap ka ng mabilis, mas lalo kang tatagal. Yan ang law ng nature. That's how nature works. So for example, pwede ba ang, ano ba, sa ating mga tao, di ba? Pwede ba ang pag nagbuntis, 6 months na lang yung pagbubuntis? Kasi mahirap . Pwede bang 6 months na lang? Diba? Walang abnormal na magtatanong nun. Diba? Walang taong na nasa normal na pag-iisip ang magtatanong nun. Diba? Baliw lang magtatanong nun. Alam natin na 9 months yung normal. Diba? Pag sumobra,
hindi normal. Kapag kumulang, hindi rin normal. Diba? The same way, another thing is pag nagtanim ka ng mangga, pwede bang 1 week? Meron bang paraan para tumubo yung mangga ng 1 week? Siguro in the future, after mga 100 years from now, siguro makaimbento ng instant mango tree. Pagtanim, biglang tutubo na lang na ganun. Pero ngayon, walang ganun eh. Diba? It's not how nature work. And for sure, merong mga side effect yun. Pag dinadaya mo ang nature, merong pangit na nangyayari. Napapansin nyo? Diba? Yung mga tao na mahilig kalbuhin yung mga bundok, ano nangyayari? Diba? For resources, for money, for whatever reason na kinakalbo nila yung bundok, diba? Hindi nila tinatamnan ng panibago, ano nangyayari? Pag binagyo, diba? Bumabaha. So, gumaganti ang nature. Kapag dinadaya mo ang nature, babalik yan eh. So, that's the same with negosyo, with our business. Based on my experience, ganun din. Pag hinahanapan mo yan ng madali, shortcut, mabilisan, diba ka? Poor mindset yun eh. Okay, palagi niyong tatandaan, poor mindset yun. Okay lang yan, normal kung nagsisimula ka kasi ganyan din naman ako mag-isip, no? Kaya alam ko kung ano yung mga sinasabi ko sa inyo kasi pinagdaanan ko yan. No, kung iniisip mo pa lang, gagawin mo pa lang, matagal ko nang inisip at ginawa. matagal ko na rin itong ginagawa eh. No, almost 7 years na din. Kaya, meron na rin akong idea pagdating sa mga ganung bagay. Kaya ako, nung nagsimula ako, naghahanap rin ako ng mga ganyan. Meron bang shortcut? Meron bang magic? Meron bang budol-budol strategy na pag ginawa ko, yayaman agad ako? Ganun din ako nung nagsimula. Pero nung na-realize ko, yung sinabi ko sa inyo kanina na, kapag hanap-hanap ka ng mabilis, mas lalo kang tatagal. Kapag hanap ka ng hanap ng madali, mas lalo kang mahihirapan. No, kapag hindi mo dinadaanan yung tama na proseso, ganun talaga yung nangyayari. Pwede kang kumita ng malaki, pwedeng mabilis, pero babawiin rin naman sa'yo lahat. So, anong sense? Diba? Ganun yung nangyayari sa akin. Mabilis ako kumita ng malaki nung nagsisimula, pero dahil wala akong tamang pundasyon at mali yung mindset ko, wala akong tamang pundasyon, yumabang ako, edi binagsak ako. Yung kinita ko naging negative. Hindi lang na zero, nag-negative. So, doon ako natuto. No? Merong mas mabilis. Okay? Ibig sabihin naman nun, merong mas mabilis, merong mas madali. Ang ibig sabihin naman nun is meron tayong kinukumpara. May kinukumpara. So, for example, paano ka mas mabilis na makapag-benta online kumpara sa offline? Kasi sa offline, limited lang yung pwede mong bentahan. Kung sino lang yung kaya mong puntahan. Diba? The same with presenting your business. Kung sino lang yung kaya mo napuntahan, na kaya mo presentahan, di hanggang doon lang yung limits mo, tapos may ano ka pa, may limit ka pa sa oras. Di ba? 24 hours a day, hindi ka naman 24 hours a day, magbebenta at magpe-present. Di ba? Magpapahinga ka, matutulog ka, kakain ka, CCR ka, kung ano pang extracurricular activities mo. Di ba? Unlike sa internet, unlike sa online, malaya ka, and unlimited yung reach ng market mo, kahit nasa ibang bansa pa. Diba? Baka in the future, kahit nasa ibang planeta pa. Diba? Kahit nasa Mars. Diba? Ngayon, kahit saan parte, basta meron kang internet at saka smartphone, pwede ka na makapag-reach ng maraming tao. So, mas madali kumpara sa offline. Kaya sinabi na mas madali, may kinukumparahan. Mas mabilis, may kinukumparahan. Okay? Pero kung nandito ka na sa online, no, mabilis na makabenta, mas mabilis para ka makabenta is mag-promote ka ng madaming. Mag-promote ka sa maraming tao. No? Maraming klase ng strategy at usually yung mga strategy na yon is yung mga kinakatakutan mong gawin, like yung pagme-message. Yung example, pag magme-message ka na lang sa ano eh. Magme-message ka na lang sa tao, kinatatakutan mo pa. Paano pa kapag sa personal yon? Hindi na required na sa personal kasi nga may quarantine eh. Diba? May pandemic. Meron pa rin hanggang ngayon. O online na lang. Kung kinakatakutan mo pa yon, huwag ka mag-expect ng kahit na anong resulta. Okay? So, yun yung may i-recommend ko pagdating dyan. Hindi ko sure kung meron ako sa YouTube na paano magbenta. Kung sakaling wala man, gagawin ko na lang ng video in the future. Okay? So, I hope nasagot ko yung tanong na yun. Okay, next question. Okay, shout out kay Jay Moralde, first time. Welcome dito sa ating Q&A session. Okay, first time. So, next question kay Jay din. Ano yung dapat ituro sa bagong member? Meron nila akong YouTube video na ginawa about dyan. Mahaba yun. 45 minutes.
So doon kasi ako, hindi ko na malayan na gano'n na pala kahaba. Nung ginagawa ko yung video na yun, hindi ko na malayan gano'n pala kahaba yung mga pinagsasabi ko. Kasi napaka-importante, bagong member. Pero bibigyan ko na lang rin kayo ng konting idea, no? As much as fast as possible, no? Sa pagtuturo sa bagong member, ang pinakang importante para sa akin is mindset, kasunod yung skills. Mas importante yung mindset kaysa sa skills. Kasi mas pipiliin ko yung tao na may mindset and attitude, tamang attitude, and before skills. Yung skills, madali lang kasi. Kayang kopyahin eh. Di ba? Minsan, literal na copy-paste eh. Di ba? Pero yung mindset at attitude, tamang attitude, hindi naka-copy-paste yun eh. Di ba? So, para sa akin, yun ang pinaka-importante. Mindset muna. Di ba? Meron mga training na 85% skills, 15% attitude, 80-20, mga ganyan. Hindi, naniniwala ako na mindset and attitude ang pinaka-importante sa lahat. No, mas pipiliin ko yung mga members na willing makinig, willing matuto, pero walang kaalam-alam, kesa dun sa napakagaling, pero hambog naman. Di ba? Wala akong pakialam sa kanya. No? Maghanap na lang siya ng ibang pasasakitin ng ulo. So, sa akin, ang mas prefer ko is yung ganun. Mas prefer ko yung ganun na may humble attitude kasi yun yung alam, yun yung sigurado ako nagtatagal. Di ba? Nagtatagal at pag yung na-achieve niya yung success na gusto niya, magtatagal din. Kasi tamang tao siya eh. 'Di ba? So sabi nga eh, sino ba nagsabi nito? It's either si Napoleon Hill or si Jim Rohn na ano, success is paraphrase na lang, no? Ina-attract mo yung klase ng success depende sa kung anong klase kang tao. Parang ganun yung sinabi niya. Tinagalog ko na lang, no? And paraphrase. So parang ganun, yun yung ano ko eh, yun yung palagi ko naisip pagdating diyan sa ganyang bagay. So puro mindset and attitude na training, tamang attitude, ano yung mga tamang mindset, and then tinatama ko yung expectation nila. Hindi ano eh, hindi pagkasali. Yung iba kasi, ang ginagawa, tinatama yung expectation pagkasali na. Pero during presentation, mali yung binibigay na expectation. So unethical pa din yun. Niloko mo pa rin yung tao eh, para mapasali mo siya. So before pa lang, nanonood pa lang, yung mga prospect namin, nanonood pa lang ng video presentation namin, tinatama ko na expectation nila. Kung ayaw nila, diwag. Diba? Kung ayaw nila ng ganung pamamaraan ko, eh diwag. Maghanap ka ng iba dyan. Yung mga scam, salihan mo. Mabilis yumaman dun eh. Mabilis ka rin hahabulin. Diba? Mabilis ka rin magtatago. So, ayun yung para sa akin pagdating sa mga bagong members. Yun ang pinapriority ko. Now, meron akong video, once again, na ginawa sa YouTube. Bagong downlines. Hanapin nyo na lang, bagong downlines, Carl Serrano. Yun yata yung title nun eh. Anong tinuturo sa bagong downlines? 45 minutes na video, mahaba yun. So, yun yung magtuturo sa inyo mas intensive, mas detailed, mas step by step. Okay? So, yun. Ayun, nasagot ko yung question. Next question. Next question. Marami ba kayo natututunan so far? Marami ba kayo natututunan so far? Comment kayo dyan kung ano, kung marami kayo natututunan so far. Kung payaman na ba? Okay, so Giselle daw walang sound. Nakamute sa'yo, kaya ganun. Kasi naririnig nila ako eh. Or sira yung headset mo or headphone na ginagamit mo. So hindi rin naman niya ako maririnig kung hindi niya ako Okay, so yan, next question na tayo. Comment kayo dyan kung marami kayo natututunan so far, kung payaman na kayo. Kung mga payaman na kayo. Okay, so yan, next question. Ano po kayong maganda from Javen Barros? Ano po kayong magandang approach sa prospect para may pasok ang business kasi madalas yung mga prospect ko po pag nalaman nila na nagne-networking ako kasi in-stalk nila ako eh hindi na nagre-reply, umiiwas na. Ano kayong magandang gawin kasi ako 1 year ko na ginagawa ang pagpo-post about my business kasi po kasi kami lantaran kami sa tao, hindi namin itinatago sa tao na networking kami. Salamat po. Sabi nga ni Albert Einstein, insanity is doing the same thing over and over again yet expecting different results. Sa Tagalog, ang kabaliwan ay paulit-ulit na paggawa sa isang bagay na ano ba sa Tagalog expect? Na inaasahan natin na magbabaging resulta. Di ba? Ang kabaliwan ay paggawa ng paulit-ulit sa isang bagay pero inaasahan natin na mag-iiba yung resulta. Di ba? So, ayaw, mas naintindihan nyo. Parang mas magulo yung Tinagalog ko eh. Kung hindi nag-work, kung hindi nagwo-work na for 1 year, sobrang tagal na nun. So, hindi nagwo-work. Ibig sabihin, hindi nagwo-work. Kailangan baguhin. Meron nga tinatawag na 4 pillars of success. Napaka-basic na training nito. Decide, take action, analyze, adjust.
The only permanent thing in this world is change. Di ba? Kailangan nag-a-adapt, kailangan nagbabago, kailangan nag-i-improve, kailangan nag-grow. So, pagdating sa mga strategy, ang strategy kasi hindi yan forever mag-work. Pwedeng nag-work ngayon pero hindi forever mag-work yan. Magbabago at magbabago yan. So, yun yung pagdating sa strategy. Kaya yun yung nakakalimutan madalas ng mga nasa taas, ng mga uplines. Kasi palagi nila sinasabi, ito nagpayaman sa akin, ito nagpayaman sa akin. Eh, hindi na nga yan yung nagpapayaman ngayon. Diba? Pagdating sa strategy. Pero yung mindset, attitude yan, evergreen or golden yan. Diba? Like, kailangan 101% yung belief mo para kang maging successful. Kailangan ikaw yung maniniwala. Yung mga ganong mindset. Pero yung strategy, yung technical, paano yung i-approach yung prospect, ano yung sasabihin mo, paano sumagot ng objection, paano mag-invite, paano mag-present, paano mag-follow up. Yan, nalalaos yan. Paano mag-market, paano i-promote yung negosyo. Diba? Nung panahon na mga, sa tingin, ito, pinakamagandang example na sa sinasabi ko na, ano, pinupunto ko. Nung panahon na wala pang, yung strategy nung mga panahon na wala pang internet, sa tingin nyo, gagana pa rin ngayon? Pager? Wala nang pager eh. Wala pang smartphone noong mga panahon na 'yon. 'Di ba? Paano siya gagana ngayon? May internet na. Kailangan matuto tayong magbago. Kumbaga, may sasakyan na, okay lang mga bayo as hobby. 'Di ba? Parang mag-enjoy lang, ma-experience, pero hindi na 'yan yung main source of transportation. Ang hirap mga ngabayo ka sa EDSA. 'Di ba? Kung pwede lang sana. 'Di ba? Uhulihin ka doon. 'Di ba? Sasakyan na. Kumbaga. So, 'yun na dapat yung gamitin natin, parang ganun. So, I hope nagigets yung sinasabi ko. Kung hindi nagwo-work, baguhin mo. No? Sa siguro, pwede kang mag-try ng at least 2 weeks to 1 month sa strategy na natutunan mo, 2 weeks to 1 month, pinakamatagal 3 months na tuloy-tuloy mo siyang gagawin. And kapag ka meron kang ginagawa na isang bagay, no, huwag ka masyadong mag-focus sa resulta. No, huwag ka masyadong mag-focus sa resulta kasi ma-frustrate ka. Ang kabaliktara naman nitong tanong ni Javen, hindi lang to para kay Javen, para sa inyong lahat ito. No, kasi for sure, meron sa inyo nakaka-experience ng ganyan. Diba? Ang kabaliktara naman nitong kay Javen, no, trinay lang ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, hindi na ko yung resulta na gusto niya, hindi na effective agad. Parang tanga naman yun. 'Di ba? Para mo na rin sinabi na nag-push up ka tatlong beses, 'di ba? Pero hindi lumaki katawan mo, ay sabi mo ay di effective. Hindi effective ang push up, scam. Katangahan naman 'yun. 'Di ba? So kaya bibigyan mo rin siya ng time. 1 to 2 weeks hanggang maximum of 3 months na ginagawa mo nang paulit-ulit yung isang strategy na tutunan mo. Pero napapansin mo na wala na nga nagiging resulta sa ganung period of time, pero tapos negative pa yung naging wala na nga resulta, negative pa yung nagiging effect, like ano ba, may nasisirang relasyon, sinasabihan kang paulit-ulit na scammer ka, di ba? Bago na. Kailangan na natin magbago. No? Hindi pwede kasing ano eh, ang pagiging proud na network marketer, hindi yan sinasabi. Ulitin ko ha, ang pagiging proud na network marketer, hindi yan sinasabi, yung sinisigaw mo, proud networker, power, payaman, katangahan yun. Okay? Katangahan yun. Huwag niyong gagawin yun. Okay, another thing, hindi mo man sinisigaw, puro sa Facebook mo, I am proud networker, power, payaman. Katangahan din 'yon. No? Pwedeng proud ka talaga kasi ito ha, explain ko sa inyo para mas maunawaan niyo. Yung pagiging proud hindi 'yan sinasabi. Nasa mindset 'yan, lalabas 'yan sa iyo. Kung talagang proud ka, hindi mo kailangan sabihin. Lalabas at lalabas 'yan sa action na ginagawa mo. So for example, kung talagang proud ka na network marketer ka, kahit hindi mo sinasabi, kayang-kaya mo mag-recruit. Kayang-kaya mo magbenta kasi hindi ka nahihiya kung ano yung judgment ng ibang tao sa'yo. Kung talagang proud ka na network marketer ka, eh nahihiya ka, di ba? Natatakot ka kasi baka anong sabihin sa akin eh. Diba? Usually, yung mga salita ng salita na proud sila na network, hindi sila proud. Yun ang kabaliktaran. Di ba? Niloloko nila yung sarili nila. Hindi mo kailangan sabihin yan sa madla. Kailangan yung sarili mo yung nakukumbinsi mo na proud ka. 'Di ba? At ang pinakang tawag dito, malalaman mo kung proud ka o hindi sa ginagawa mo is matetest mo yung sarili mo kung proud ka o hindi is kahit wala ka pang resulta.
Kasi madali lang naman maging proud kapag may resulta ka na eh. Paano kung wala pa? Yun yung pinakang practice. Okay? Hindi mo kailangan, ito yan. Another thing, bakit ko sinabi rin nakatangahan yun? Pag nagpo-post ka na, I am a proud networker, power pa yaman, di ba? Tapos nagpo-post ka, puro business, puro sports car, puro pera. Ang ginagawa mo kasi, ay pinopost mo kung ano yung gusto mo. Hindi mo pinopost, pinopromote kung ano yung gustong makita ng ibang tao. Sino ba yung pinapasali mo? Sarili mo o ibang tao? Sino ba yung binibentahan mo? Sarili mo o ibang tao? Di ba ibang tao? So kung sila yung makakita ng ginagawa mo, sa perspective nila, especially sa panahon natin ngayon na pangit ang pangalan ng network marketing dahil sa mga scammer at mga unethical networkers dyan, no? Tapos puro networking pinapakita mo, kahit gano'n pa kaganda, kahit gano'n pa kaligal, kahit yung produkto niya ay bumubuhay pa ng patay, pag nalaman ng mga tao na networking yan, scam na kagad iisipin nila dahil yun yung nabuo ng perspective ng mga tao sa network marketing sa panahon natin ngayon dahil sa mga scammers at unethical networkers. Hindi natin basta-basta mababago yun. Kahit ikaw naiintindihan mo na maganda, kasi sumali ka na, di ba? Kahit ikaw naiintindihan mo na maganda, hindi nila naiintindihan. At hindi mo rin naman kailangan i-explain. Di ba, hindi mo kailangan i-explain kasi yung iba ginagawa, nakikipag-diba, hindi nila naiintindihan eh. So, ipaiintindi ko. Waste of your time. No, ang sa pagpo-promote, hindi lang sa pagpo-promote, pati sa pag-close ng deal, sa pag-follow up, di ba? Ang kailangan mo palaging iisipin, paano ito makakatulong sa kanila? Paano ito makakatulong sa kanila? Sa ginagawa mo ba na strategy ngayon, yun ba yung tanong na sinasagot mo? Yan bang ginagawa mo ngayon, nakakatulong sa kanila? Yung pagpapakita mo ng pag-share mo ng mga 12 Lamborghini nung upline mo, nakakatulong ba sa kanila yun? Ano may tutulong nila? Wala sa atin. Siguro, fraction, napaka-konti. Meron ba dito sa inyo? Baka sakaling meron lang. Diba? Meron ba dito sa inyo na kaya ka sumali sa networking kasi gusto mo lang magka-sports car? I'm sure meron. I'm sure meron yan. Diba? Pero naniniwala ko na majority sa atin, kaya tayo sumali sa networking kasi gusto natin, napakasimple lang ng gusto natin, makapag-provide sa family, hindi nakulangin, diba? Hindi na magkautang-utang, makabayad sa bills para sa mga OFW, makauwi na, diba? From abroad, makapag-for good na. Makapag-for good na, halimbawa OFW ka, gusto mo na makapag-for good, or meron anak ka ng OFW, gusto mo na, ano tawag dito, mapauwi na yung magulang mo, mapa-for good na sila. Ganun yung mga gusto natin, makapagpatayo na sariling bahay, di ba? Magkaroon ng sariling, simpleng sasakyan lang, magkaroon na, mapatayo yung pangarap kong negosyo, ganyan. Di ba? Pero hindi naman tayo napaka-konti, napakadalang yung magsasabi na, ay, kaya ako nag-networking kasi gusto ko mag-sports car. So kung kapag ganun yung pinapakita, pinopost mo ng pinopost, nagmamarket ka dun sa napaka-konting mga tao na yun. Na most of the time, di ka naman makikita. Kasi sa Facebook to eh. Di ba? Eh, ayaw rin ni Facebook ng mga spam. Ay, alam nyo ba na ayaw ni Facebook ng multi-level marketing? Ayaw ni Facebook sa network marketing? Alam nyo ba yun? Ay, baka, kung hindi nyo alam, ngayon alam nyo na. Kahit mismong si Facebook ayaw niya dahil sa mga unethical networkers at scammer, ganun sila kadami. Diba? And majority ng mga unethical networkers, hindi naman yung iba sa majority sa kanila, hindi naman nila alam na mali ang ginagawa nila. Kaya tayo nag-exist. Diba? Kaya nag-exist itong Ethical Nation. Diba? Para ma-educate sila. Pero yung iba, yung mga scammer, talagang halang ang bituka talaga, nasa dugunan nila 'yun. Diba? Yun yung career na pinursue nila. Yun yung purpose nila sa buhay, manloko ng tao. Diba? So wala na tayong magagawa doon. Okay? So palagi niyo tatanda. Kaya hindi siya nagwo-work. Okay. Merong iba, merong napakadalang na nangyayari na pag pinopost mo yung company, yung product, is, nagwo-work, nakakapagpasali, nakakabenta. Kung ganun yung nangyayari sa'yo, ituloy mo. Ituloy mo lang. Kasi maganda yung nagiging result eh. Pero kung hindi ganun yung nangyayari, itigil mo na. Diba yung tipong magpo-post ka ng company mo ng products nyo, iisa lang yung like, tapos ikaw pa yun. Wag na. hindi gumagana. Try ka ng iba. Diba? Kasi nabanggit na rin nga ni Javen eh, kapag ini-stalk nila na nalaman nila na networking ka, wala na, sin zone na, hindi ka napapansinin. Yun na nga yun eh, yun na yung dahilan. Kasi pangit ang tingin nila sa network marketing, gaano man kaganda, kaligal, at kahit pa bumubuhay ng patay yung produkto nyo.
Hindi talaga eh. Diba? So, pero what if yung market mo, what if yung strategy mo is kung ano yung ino-offer, kung ano yung problema na sinusolusyonan ng negosyo mo or ng product mo. So, for example, meron kang product na pampapayat. What if ang minamarket mo is yung pampapayat? Paano pumayat? Diba? Yung produkto na nakakapayat. Diba? Testimonial nung gumamit ng produkto. What if ganun? Eh di ma-attract mo is yung mga gustong magpapayat. Diba? So I hope nagigets nyo na. Kasi may, yun yung problema na nasusolusyonan ng produkto mo. Ano ba yung nasusolusyonan na negosyo natin? Time and financial freedom. Yun naman talaga yung pinakang ano natin eh. And meron pang mas malalim dun. Diba? Pero yun yung pinaka-broad, pinaka-general. Time and financial freedom. Gusto natin magkaroon ng freedom. Pero ang mas malalim dun na tanong is bakit? Bakit natin gusto magkaroon ng time and financial freedom? Bakit natin gusto magkaroon ng time, freedom, financial freedom? Para saan? Bakit natin gustong kumita ng maraming pera? Para saan? Bakit natin gustong maging malaya sa oras? Bakit? So, yun yung aalamin mo. Yun yung kailangan mong masagutan. Yun yung kailangan mong i-market. Diba? Sabi nga ni Dan Kennedy, isa sa mga power payaman, the best marketers sa mundo, sabi niya, kung ang produkto mo, tatagalugin ko na lang, no? Tsaka paraphrase. Kung ang produkto mo is ano, bumubutas ng pader, no, mag-advertise ka or mag-promote ka ng about sa pagbubutas. Hindi about dun sa produkto mo. Tama ba ako? Tama. Mag-advertise ka ng about sa pagbubutas. Paano magbutas? Paano makabutas effectively, safely, mga ganon. Hindi yung about sa produkto. Yung sinusolusyonan nung binebenta mo ang i-advertise mo. Hindi yung solusyon mismo, yung sinusolusyonan, yung problema. Kasi doon makaka-relate ang tao. Power pa yaman. Ang dami kong mga pinagsasabi sa inyo. I hope marami kayong natututunan. No? Very power pa yaman yung mga tinuturo ko. No? Marami pa kayong natututunan so far. Okay, marami ba natututunan? So I hope nasagot ko yung tanong ni Javen. Masyadong broad yun. Pero meron akong ginawang ano, meron akong ginawa yun nga, yung ebook Unlimited Prospect Handbook. Pwede nyo i-check yun, doon inviting. Paano mag-invite, paano magkaroon ng unlimited prospect, di mo kailangan ng Facebook ads doon. Walang masyadong technical na mahirap gawin, ang dadali lang ng kailangan mong gawin doon. Pag hindi mo yung nagawa, may problema ka. Diba? Kasi napakasimple lang ng mga gagawin doon, may mga script na din ako na pre-novide. So later on, pwede nyo i-check yun. Okay? So yun, shout out Jian. Okay, Jian at Yensa, shout out. Sino pa? Hindi ko na shout out. Colleen Thomas. Hindi. Hindi, actually hindi. Hindi yung product na ginagamit ngayon. Sabon. Okay, yung sabon. Maputi, maputi nga, pumuti nga daw ako. Hindi ako naniniwala eh kasi pag tinitingnan ko yung sarili ko para wala naman nagbago. Pero pumuti nga daw talaga. Eh, ibig sabihin effective yung product namin. Di ba? Buti na lang di ko kinain yung sabon na yun. Yung mga ka-member ko lang yung makaka-relate. Okay, so yun, next question tayo. James Makabudbud, shout out. Next question, yun. John Mark. Okay, John Mark Tanaya, ask ko lang po kung paano bumalik sa dating ikaw na motivated sa negosyo na dito makuha yung goal mo sa business, hindi na employment. Okay, thank you in advance. Okay, so yun. So madalas ito na itatanong sa akin, paano mo mapapanumbalik yung spark? Paano mo mapapanumbalik yung sigla at saya? Parang ibang advertisement yun. So paano mo may babalik yung dating motivated na ikaw? Ganyan. Ang pinakang rason kung bakit tayo na-frustrate, na-i-stress, ito ha? Pag-isipan nyo na mabuti itong sasabihin ko. And by the way, hindi ko to nabanggit sa introduction ko, nakalimutan ko na naman. Hindi ko kayo nire-require na maniwala sa akin. Kung sa tingin nyo ay mali yung mga pinagsasabi ko, huwag nyong gawin, huwag nyong sundin, huwag nyong pakinggan, huwag kayong maniwala. Fine, wala akong pakialam. Diba? Sabi ko nga is, kung ano yung experience ko, yun yung isineshare ko sa inyo. Kung anong gagawin ko sa sitwasyon mo, kung yung sa akin mismo. Hindi to nang galing kung kani-kanino lang nakinuha ko. Okay? So, halimbawa, katulad nito, pag-isipan nyo na mabuti itong sasabihin ko. Bakit nawawala yung motivation? Di ba pag nagsimula tayo, baliw na baliw. Di ba? Power pa yung manyayaman ako, asenso na ako. Di ba? Ganon. Di ba? Pinaglalandakan mo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Tapos sinabi nila na scam yan.
Huwag ka maniwala dyan, scam yan, diyan totoo. Di ba? Yung mga ganon. Isa sa mga rason, pinaka-rason kung bakit, na-realize ko, kung bakit tayo na-demotivate, namawala yung motivation natin, na-frustrate, na-stress, pagtagal-tagal, unang-unas is because sarili lang natin na iniisip natin. Nagiging makasarili tayo. Yun ang rason. Number one, marami pang ibang rason, pero yun ang pinaka-rason. Okay. Another reason is hindi mo continuously na minomotivate ang sarili mo. Every single day, araw-araw. Sabi nga ni Zig Ziglar, no, the father of all motivation, rest in peace sa kanya. Ang motivation daw is like paliligo. Tuwing kailan mo ba ginagawa yung paliligo? Alam ko meron sa inyo dyan na once a week, twice a week, di ba? Thrice a month. No, wag niyo na lang i-booking yung sarili niyo. Okay, nagbibiro lang ako para masaya tayo. So, parang paliligo, tuwing kailan ba ginagawa yung paliligo? 'Di ba every day? So ganun din ang motivation. Parang paliligo, every day mo siyang ginagawa. 'Di ba? So yun yung purpose. Kasi sa grupo namin meron kaming tinatawag na weekly OGC ko. Mapapansin ko na sumusubaybay kayo sa akin, nagpo-post ako sa Facebook profile ko, nagpo-post ako yung naka-zoom kami, yung marami kaming nandoon. So more on ano yun, more on motivation, mindset training yung mga ginagawa namin na ganun. So bakit? Kasi yun nga, once a week lang yun eh. Diba? Pero tinuturuan ko yung mga members ko na everyday, i-motivate mo yung sarili mo like through watching videos sa YouTube, mga motivation videos sa YouTube. Ganun ang ginawa ko eh. Noong mga time na walang wala, nabagsak na bagsak ako, lugmok na lugmok ako, 2016, hindi ko makakalimutan yan. Yung mga panahon na lugmok ako, yung mga time na yun is, dati naghihintay ako, sino kayang magmamotivate sa akin, sino kayang makakaintindi sa akin, sino kayang makikisimpatya, sino kayang maaawa, loser mindset. So, ganun ginagawa ko rin yan dati, loser. So na-realize ko na, buti na lang at na-realize ko na, paano kung hindi dumating yung tao na yon? Paano kung hindi dumating yung tao na magmo-motivate sa akin? Mga yung tao na magpo-push sa akin, yung taong maniniwala sa akin. Paano kung hindi siya dumating? So panghabang buhay ganito na lang ako. Panghabang buhay baon ako sa utang. Panghabang buhay walang wala akong pera. Panghabang buhay umaasa ako. Ganun. Hindi dumating eh. So kasalanan niya kung sino man yun na hindi dumating. Loser mindset. So, na-realize ko yun, sabi ko, bakit hindi ko motivate yung sarili ko? Sabi ko, parang wala naman ako natutunan sa tatlong taon ko sa network at that time. Kasi 2013 ako nagsimula, 2016 na. So, parang wala naman ako natutunan sa network at that time. Di ba? Kaya ko naman i-motivate sarili ko. Manood na lang ako ng mga videos sa YouTube. Yun ang ginawa ko. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa din. Memorize ko na nga eh, yung mga pinapanood ko. And simple lang, hindi mo kailangan ng ano, huwag nyo na kang tatanungin kung anong motivation. Mag-search ka lang dyan sa YouTube, motivation. Yun na yun, ang dami, panoorin mo. Di ba? Hindi ka nahirap mga makaintindi ng English, eh. Hanap ka ng Tagalog, meron dyan. Di ba? Tagalog motivation. Tapos, nag-follow, nagkaroon ng Instagram. Kasi nakita ko sa Instagram na pag meron ka mga finalaw na certain influencers dyan, like yung mga entrepreneurs, mga successful na entrepreneurs na nagpo-post ng mga motivation. Meron din mga Instagram na ginawa para sa motivation lang talaga. Fina-follow ko sila. Yun yung nakikita ko sa Instagram feed ko. Puro motivation. So natuwa ako, kaya ako nag-Instagram. Yun yung reason. So every time nag-check ako Instagram, motivation. Then sa Facebook, ganun din yung ginawa ko. Puro motivation lang din yung finalo ko. Pinag-unfollow ko yung mga negative, toxic na mga tao na puro drama at puro reklamo sa buhay ang ginagawa. Kahit pakapamilya ko, wala akong pakialam. Kasi hindi sila makakatulong sa akin eh. Baon na nga ako eh. Babaon ko pa yung sarili ko. Diba? So, ginawa ko, unfollow ko sila. Kaya puro ang mga post na nakikita ko dito sa Facebook is kung ano yung alam ko makakatulong lang sa akin. Pag meron nakitang nagdadrama, unfollow. Kung di ko kilala, unfriend. Ganun lang kasimple. So sinimulan ko 'yun, hanggang ngayon ginagawa ko pa din. No? 4 years later. No? So 'yun yung ikalawang best, yung ikalawa. Hindi ko na explain yung una. Bakit ko na sabi na sarili mo lang ang iniisip mo kapag ka ikaw ay nadadown, na-frustrate? Nakakalimutan mo yung reason why mo eh. 'Di ba? Madalas sabihin ng mga clients yan, alalahanin mo lang yung reason why mo. Totoo naman kasi talaga 'yun. Parang na ano lang siya, masyado lang siyang ginagamit, pero totoo naman kasi talaga 'yun eh. Kung malalim yung why mo, yung mga how, madali. Kung malalim yung why mo, walang makakapigil sa'yo. Diba? Walang makakapigil sa'yo. For example, sa isang nasusunog na bahay. Diba?
nasusunog na bahay. May mga tao ka doon makikita na ano, na nasa loob pa ng bahay na nasusunog, tapos nadadown. Grabe naman, nasunog yung bahay. Tatatakbo na sila, di ba? Kinukuha na nila lahat ng kukunin nila. Kasi malalim yung reason why, ayaw mamatay eh. Ililigtas lahat. Di ba? Kaya pa nga nilang isakripisyo yung buhay nila para sa family nila, mailigtas nila eh. Malalim ang why. Yun ang malalim ang why. Di ba? Paano kung sarili lang nila iniisip nila, grabe naman yung bahay ko, pinagkahirapan ko to. E di patay, patay siya, baka pa namatay din yung pamilya niya. Sarili lang niya iniisip niya. Nagigets niyo? So, I hope nagigets niyo yung ano, yung sinasabi ko. So, yun yung dalawa. Marami pang iba pero yun ang dalawa, pag-isipan niyo ng mabuti. Bakit ka nadadown? Ba't nawawala yung motivation? Unang-una sa lahat, sarili mo lang iniisip mo eh. Nakaka-down naman, siguro hindi to para sa akin. Sarili mo iniisip mo. Iniisip mo yung rejection na natatanggap mo kahit napakakunti lang naman. Diba? Wala pang 1,000,000 yung rejection mo eh. Konti yun. Diba? Pag 999,999 pa lang yung rejection mo, konti pa yan. Pag nag 1 million na, ay madami na. Diba? Hindi nyo naman siguro na binibilang yun eh. Diba? Iniisip mo lang yung feelings mo na hurt kasi pinagtawanan ka, kawawa ka naman. Diba? Yung best friend mo na maniniwala sa'yo, niloko ka pa. Diba? Nilait ka pa, pinagtawanan ka pa. Diba? Na-hurt ka, kawawa ka naman. Nakalimutan mo yung rason bakit mo ginagawa yung negosyo. Yung paano yung pinagsasasabi mong drama na, hindi lang to pa, lahat pala ng magiging sagot ko sa mga tanong nyo, na para sa inyong lahat to, naka-address to para sa inyong lahat, kasi for sure, hindi lang si John Mark yung nagtatanong ng ganito, para sa inyong lahat ito. So nakalimutan mo yung reason mo yung pinagsasabi mo yung drama, nag-iiyak-iyak ka pa na, iaahon ko sa kahirapan yung pamilya ko kasi ang tagal na namin drama-drama mo pa. Diba? Kasi ako hindi ako ano, hindi ako makarelate sa hindi kasi ako madrama eh. No, yung reason why ko napakasimple. Ano yung reason why ko? Napakasimple lang. Hindi ako yung may malalim na sobrang malamariana trench ang lalim na ano, na reason why na mga ganun. Gusto kong iahon sa kahirapan. Yung pamilya ko kasi hindi naman talaga nila ako kailangan. Kumbaga parang yung mga pamilya ko independent eh. Magulang ko independent, kapatid ko independent. Wala silang pakialam, kanya-kanya. Diba? Buhay namin, mga sarili namin. Naturuan ako ng magulang ko ng ganyan at a young age. So yun yung isa sa pinagpapasalamat ko sa kanila. Tinuruan ako maging independent. So hindi mo nila ako kailangan. So hindi ko kailangan sabihin, iahon ko sa kirap. Yan, gusto ko may provide sa kanila lahat ng gusto kong ibigay sa kanila. Pero hindi naman nila kailangan, hindi nila hinihingi sa akin. Diba? Kaya naman nila sa sarili nila yun. Pero hindi, so hindi yun ang reason why ko. Hindi yun malalim na reason why ko. Ang para sa akin, ang pinakang reason why ko bakit ako nagstay sa negosyo na to, kasi ma-pride ako eh. Yun na yun, ma-pride ako. Ayoko na dumating yung time na sabihin sa akin ng mga taong nag-reject sa akin, sa mga taong hindi naniwala sa akin, sa mga taong pinagtawanan yung profession na ginagawa ko. Ayoko sa huli, diba? Or mga family member ko na mga hindi naniwala, diba? Ayoko sabihin nila sa huli, sabihin nila na buti na lang, di ako naniwala sa'yo. Buti na lang. Ayoko sabihin nila yun sa huli. Kasi sasabihin lang naman nila yun pag nag-quit ako. Pag bumalik na lang ako sa pagiging empleyado, there's nothing wrong with being an employee. Okay, gusto ko na maintindihan nyo yun. Hindi ako katulad nung ibang, dati ginagawa namin yun, which is na-realize ko na maling-mali pala yun sa mga seminar nila, lait yung mga empleyado. Napakalaking katangahan nun. Diba, kung wala yung mga empleyado, hindi rin mag-exist yung mga negosyo. Kailangan namin ang bawat isa. Kaya ako, meron ako mga employees ngayon. Ayoko silang tawaging empleyado. Meron ako mga ano, mga team. May team. May team ako na hindi sila member ng network ko. Kumbaga parang ano, parang hindi pa empleyado pero ayoko silang tawaging empleyado, no? Kasi alam ko 'yung pakiramdam eh. And hindi ko rin sila tinuturing na empleyado na inuutos-utosan ko lang, 'di ba? Hindi rin. No, gusto ko rin sila maging successful, gusto ko rin sila na ma-achieve nila 'yung mga pangarap nila. Sa pamamagitan ng ginagawa namin. So yun lang naman yung sa akin nun. Ma-pride ako eh. Ayoko na sabihin nila sa huli na buti na lang di ako naniwala sa iyo. Buti na lang di ako sumali diyan sa networking pyramid mo na yan. Ayoko na ganun. Yun lang yung reason why ko, di ba? Napaka babaw, pride. Eh kayo diyan, kayong mga napakalalalim pa. Gusto ko lang kasing may bigay sa pamilya ko yung buhay na para sa kanila. Tapos ikaw pa yung nadadown.
Di ba? I-remind nyo yung sarili nyo dun sa mga pinagdadarama nyo na sinasabi nyo ng mga reason why nyo. Di ba? I-remind mo yung sarili mo dyan. Ewan ko lang kung ma-frustrate ka pa. Ewan ko lang kung ma-down ka pa din. Kawawa naman ako. Puro rejection. Ay, teka lang. Yung pamilya ko nga pala, naghihirap pa din. Hindi pwede. Hataw pa din ako. Tutuloy ko pa rin. Mag-aaral ako. Mag-improve ako. Tutuloy ko pa rin. Magpapaturo ko sa mentor ko. Gagawin ko lahat para may bigay sa pamilya ko. Pag inisip mo na yung reason why mo, mawala na yan. Yung pagiging pag-down-down mo na yan. Yung drama-drama mo na yan. Saka ka na mag-drama pag successful ka na. No? Pag nandun ka na sa stage ng anniversary ng kumpanya nyo tas ina-awardan ka na na Millionaires Club, Car Club, or whatever award na successful ka, doon ka na mag-drama. Kasi hindi na drama yung mga sasabihin mo. Kahit mag-iiyak ka doon, humagulgul ka doon, okay lang. Kasi hindi na drama yan eh. Inspirational story na. Saka na. Saka na yung drama. Okay lang naman mag-drama mag-isa. Di ba? Mag-iiyak ka mag-isa. Pero pagkatapos ng hat, balik sa hataw, labas mo lang yung stress. Ganun yung ginagawa ko. No. Pag ako umiiyak, hindi ako nagpapakita. Nagkukulong ako, nagtatago ako, iiyak ako nang iiyak. Tapos pagkatapos wala na yung stress, balik hataw na ulit ako. Hindi mo kayang gawin yun, masyado bang intense, masyadong harsh. Hindi para sa'yo itong negosyo na to. Real talk. Ganun, sa mga first timer, ganun talaga ako magturo. Hindi ko rin ito nabanggit sa intro. Real talk talaga. Kung ano yung makakatulong. Pero sabi ko nga, diba, sabi ko nga sa inyo, sa tingin nyo mali yung sinasabi ko, mali yung mga, huwag kayong maniwala, huwag nyo gawin. Wala akong pakialam. Sa akin, sinasabi ko is kung ano yung alam ko na makakatulong sa inyo. Gawin mo, hindi, doesn't matter. Wala na akong pakialam dun. Gawa ko na yung trabaho ko. Sinagot ko yung tanong kasi Q&A ito. Okay, so I hope marami kayong natutunan, no? Doon sa tanong na yon. So, it's already 8:47. Konti na lang. Konti na lang. Payaman. Matatapos na tayo. So, pasensya na. Once, unahan ko na ulit. Pasensya na kung ano. Kung hindi ko masasagutan yung ibang tanong. Tapos yung iba sa inyo, meron dito nakikita na doble yung tanong. Pagbibigyan ko yung iba. Okay, yung iba. Na masagot ko yung ibang tanong nila. Yung mga unang nagtanong. Kasi kawawa naman sila. So, kapag kawala na ako nakita ang ibang tanong, edi yung sasagutin ko na yung ikalawa mong tanong sa inyo mga nagtatanong ng doble. So, okay. So, yan. Power ba? Marami ba natutunan so far? Comment kayo dyan kung marami kayo natutunan. Okay, next question. Hindi pa naman last. Okay, next question. Ay, shout out. Shout out sa pinsan ko andito. Okay, Michael Ragarama. Ay, si Kuya Bong. Shout out. Maricel Lumakang. Shout out. Kyron Pascan. Rex Vinyaceres. Okay, ayun. Shout out. Next question. Okay, si Abdullah Aplal. Meron tayong training. Okay, meron tayong training about dito. Okay, so si Abdullah kasi is ano, member ng team namin. So, pagbibigyan ko yung iba, yung mga hindi part ng ating team para masagutan ko yung mga tanong nila kasi madali naman ito eh. Yung sa inyo, sa inyo mga member ng team ko, ng Team Genuine. Madali na yung sagutan niyo sa inyo. Meron tayong training yan. Okay, so 'yan. James, binasa ko ng pabaliktad yung pangalan kasi alam naman basahin ko ng pabaliktad, di ba? Binasa ko ng tama. Okay, James Sagala. Binasa ko ng tama yung pangalan mo, James. James, ayusin mo yung pangalan mo kasi walang professional na negosyante na nagpapangalan ng ganyan. Okay, para sa inyong nagbabaliktad ng pangalan, please, don't be a jeje. Okay? Be a professional. And paano kasi seryosohin ng prospect mo na negosyante kasi ginagano mo yung... Si Bill Gates, binaliktad niya ba yung pangalan niya? Di ba? Anong magiging pronunciation yun? Nakita niyo na si Elon Musk, di ba? Si late Henry C. Sir Henry C. Binaliktad ba nila yung mga pangalan nila? So, don't be a jeje, no? Professional tayo. Okay, so James Sagala. Bakit may mga apply na sa una ka lang tutulungan? Ay, meron talagang ganun. Now, ayoko na maging unfair sa mga apply. So, sasabihin ko syempre yung side nila. And sasabihin ko rin yung side nyo bilang downline. Hindi ko sasabihin, no, kawawa ka naman. No, kaaway natin, hindi natin bati si upline mo, hindi ka tinuntulungan. Hindi ganun. No, unfair yun sa kanila. Kailangan both side alam. Okay? So una, sa side ng member, no, magiging unfair ito kapag ka, pag sinabing sa una, is, tawag dito, iba-iba kasi ng ano eh, iba-iba kasi ng sistema, iba-iba ng kultura, iba't iba ng way ng pagte-training. And pagdating kasi sa side ng members, pwede mo sabihin na sa una ka lang tinulungan, pero kailangan malaman ng
nung na sa inyo, kayong lahat na nandito nanonood na, yung kabilang side. Okay, yung side ng upline. O sa side ng member, pwede mo masabi na sa una ka lang tinulungan kung siguro 1 day, 3 days, 1 week. Yung 1 month, masyadong matagal na yun eh. Diba? Sa panahon ngayon na sa online, iba't iba kasing culture eh. Pero yung old school kasi, 3 months eh. First 3 months, kung di ako nagkakamali, yan yung palugit. Ako kasi madali, ako honestly, madali ako mainip. No, pagdating sa ganun, especially kapag pasaway yung member. Hindi ako basta-basta tumutulong din. And meron kasi akong ginawa na sistema, which is yung grupo ko ngayon, 5Ms, na yun na yung nagtuturo sa kanila at nagtitrain. Ako at saka yung mga leaders, gabay-gabay na lang. No? Sa side ng upline kasi ganito, especially kung yung upline mo is malaki ang grupo, no, maraming members. No, hindi kanya, huwag nyo i-expect na ituturing kayo na special. Hindi ito palagi, isa rin sa mga palagi nyo tatandaan, no? Hindi kayo entitled. Sa totoo, wala naman, ito nabanggit ko na rin to before na hindi ko alam ko sa company policy nyo. Pero sa amin, alam ko wala eh. Sa company ko, walang policy na as an upline, required ka na tulungan yung downline mo kasi kapag di mo tinulungan, terminated ka. Walang ganun policy sa amin. sa pagkakaalam ko, unless nagkaroon ng pagbabago. Yeah. Sa pagkakaalam ko, walang ganun policy sa amin na required. Dapat tutulungan mo. Kasi unang-una sa lahat, paano imomonitor ng company sa sobrang dami ng members? Paano imomonitor ng company bawat upline? No, hindi naman porket yung mga top earner lang yung upline. Meron pa ibang mga upline, yung mga nasa ilalim na may downline. Kung ikaw ay isang member na may downline ka, kahit hindi pa yan sa'yo, di ba? Kahit hindi spillover lang yan, upline ka na. May nasa ilalim ka na eh. Technically speaking, upline ka na. Diba? Magkaiba yung upline sa leader. So, wag nyo i-misinterpret yun. Upline ka na technically speaking. May nasa ilalim ka na eh. Paano mo monitor ng kumpanya yun? Bawat isang ano? Napakahirap nun. Diba? Matrabaho pa sa kumpanya yun. Kaya, most mga companies na alam ko, walang ganung policy. Diba? Review nyo yung policy nyo. Kasi baka meron eh. Diba? Maswerte ka kung meron. Sipag ng kumpanya mo kung ganun. I-monitor nila bawat upline eh. Diba? So, walang policy na nagre-required na tulungan si member. Kasi ang original naman talaga na purpose ng network marketing is more on selling lang naman talaga, distribution. Hindi naman recruiting eh. Diba? Kaya lang naman nagbe-member. Yung talagang purpose ng network marketing, kaya ako nagbe-member kasi gusto ko maka-discount doon sa products na gustong-gusto ko. Nasuki akong bumili. Magbe-member na ako para may discount ako. Naging optional lang kung magbebenta rin ako, optional lang, mas lalo na kung magre-recruit din ako, optional na. Diba? So, hindi nila nalagyan ng gano'n na policy na required kang tulungan ni upline. Kaya kapag ka ikaw ay tinulungan ni upline, magpasalamat ka. Kasi hindi naman talaga niya, hindi naman siya required eh. Kung bilang tao, so, syempre, parang nakakahiya din. Parang, syempre, responsibility ko rin. Syempre, pinaniwala ko siya, di ba? Pinasali ko siya, nagpresenta ko, ganyan-ganyan. Di ba? Depende na rin sa naging usapan nyo. Kasi for example, sa amin, pag may mga napapa-member kami na sa products, kasi gustong-gusto lang yung products namin, di ba? Nire-refer na lang namin sila dun sa Facebook group namin kapag may mga tutorial na dun. Paano umorder, paano bumili sa office, nasaan yung office, ano-ano yung mga product, yung price, yung member's price, andun na. Pag may mga tanong sila, message na lang sa amin. Eh, gusto lang naman nila yung product eh. Pwede ba nila sabihin na pinabayaan na namin sila at pinunta na lang dun sa Facebook group? Hindi, kasi product lang naman ang gusto nila eh. Hindi naman sila mag-negosyo eh. Binprovide namin yung kailangan nila. Diba? So, at least naiintindihan nyo. Maraming variables dito pero binagawa ko as much as possible kasi malapit na tayo matapos. Last question na pala ito. So, sa side ng upline kasi, for example, lalo na kung ikaw ay hindi committed, lalo na kung ikaw ay patigil-tigil, lalo na kung ikaw yung lulubog-lilitaw, kung kailan mo trip tsaka mo gagawin, huwag kang umasa na tutulungan ka ng upline mo, lalo-lalo na kung yung upline mo ay may malaking grupo or top earner, kumikita ng malaki. Kasi ang ipa-priority niyan is syempre yung mga seryoso. Prank ka naman talaga ako. Kasi yun yung sinasabi ko sa mga members ko at alam rin nila yun. Na hindi ko kayo, pag sinabing priority,
yun yung mga nasa top, 'di ba? Yung mga priority mo top, nasa mga top priorities mo ganyan. Hindi mo pwedeng sabing priority ko kayo lahat. Eh, nawala na ng sense yung word na priority kung lahat naman pala sila priority mo, 'di ba? So ako, ang pina-priority ko syempre sa akin is yung mga core leaders ko, sumunod yung mga leaders and yung mga members. Then the rest, mga prospect, ganyan, whatever. Eh, ganun yung priority ko. Kasi itong mga leaders, core leaders, alam kong committed eh. Alam ko na magiging sulit yung oras na ibibigay ko sa kanila kasi limited lang yung time na meron ako. 24 hours a day, hindi naman 24 hours, umahataw ako eh. Natutulog din ako. Tao rin ako, no? Di ako robot. Natutulog din ako. Kumakain din ako, may extracurricular activities rin ako. May ibang pinaglalaanan rin ako ng oras ko bukod sa negosyo. Diba? So bilang upline, kailangan nyo rin maintindihan para sa inyong mga downline, yung perspective ng upline. Kasi alam nyo na yung side nyo, yung kawawa ka naman, di ka tinutulungan. Eh, nagsiseryoso ka ba? At saka sa totoo lang, kung ikaw talaga ay seryoso, na gusto mo talagang maging successful, gusto mo talagang ma-achieve yung mga pangarap mo, kahit hindi ka tulungan, nahataw ka eh. Gagalaw ka eh. Kasi ganun yung ginawa ko. Sa akin, wala akong tulungan ako ng upline ko, thank you. Hindi niya ako tulungan, eh ano ngayon, wala akong pakialam. Mag-aaral ako ng akin. Hindi naman siya tutupad ng pangarap ko eh. Siya ba kukuha ng pangarap ko? Hindi. Yung mga downline ko, hindi rin. Ako. Yan, hindi rin naman ang magkakadownline. Kaya ako nagpapasali. Kaya ko napapasali yung mga tao. Kaya sila sumasali. Dahil may pangarap rin sila na kukunin nila. Hindi nila kukunin pangarap ko. Ako kukuha nun. So, kailangan nyo maintindihan yun. Hindi responsibilidad ng upline mo talaga. Hindi sila required by policy ng company unless may ganun policy yung company nyo. Unless... Pero hindi talaga, majority, hindi talaga kanila required tulungan. So medyo masakit, yun ang totoo eh. Yun ang totoo eh. Pero hindi ko kinakampihan yung mga apply na ganun ha. No, hindi ko sinasabing tama yung ginagawa nila, huwag kanilang tulungan, hindi. No, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung side nila. Kasi most of the time, yung side nyo lang yung nakikita nyo eh. Naging downline ako, naging upline ako, iniwan ako ng upline ko, naranasan ko yan. May upline na tumulong sa akin, naranasan ko parehas. Kaya pinapakita ko sa inyo yung both side. Alam ko na naranasan ko parehas. Pero yun ang mindset ko. Kahit hindi nila ako tulungan, iwan nila ako, wala akong pakialam. Mag-aaral ako ng akin. Ganun talaga. Nung nagsimula pa lang ako way back 2013. Ay sabi ko sa upline ko, gusto ko lang po matutunan kung ano yung mga basic na kailangan kong gawin. Tapos pabayaan nyo na ako. Gagawin ko na lang. Babalik na lang ako pag may tanong ako. Kung di nila ako sagutin, hindi sa iba ko itatanong. Kung ano, sabi nga ni Chinkitan, di ba, it's either you are part of the problem or you're part of the solution. Magsasucceed ka ba kung parte ka ng problema? Di ba? So, I hope marami kayo natutunan. So, it's already 8:58. Mayroon pa kaming training. I hope marami kayo natutunan. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Daming tanong. So, agapan nyo next time. Agapan nyo kayong mga payaman na late. Agapan nyo next time. Early bird catches the early worm, no? 8 PM. Before 8 PM, dapat nakatutok ka na dun sa page ko. Inaabangan mo na. So, make sure, i-refresh mo din. Kasi baka nakatutok ka lang dun, di ba? Hindi mo nire-refresh, live na pala. Okay, so I hope marami kayo natutunan dito sa ating Q&A session. I hope nasagutan ko yung mga tanong nyo. I hope nakatulong sa inyo. And once again, kung sa tingin nyo mali yung mga pinagsasabi ko, fine, huwag nyo gawin, huwag kayo maniwala. Wala akong pakialam dyan. Sa tingin nyo makakatulong sa inyo, gawin mo. Gawin mo hindi, wala rin akong pakialam. So, every Friday, once again, every Friday, meron tayong ganito. And after nitong training, nitong live na to, itong Q&A na to, meron akong ipoprovide sa inyo na mga additional resources, mga links sa YouTube ko, sa mga training courses ko, at whatever. Additional training resources na alam ko na makakatulong sa inyo. Dito mismo, sa live na to, balikan nyo to after mga 5 to 10 minutes, balikan nyo siya, makikita nyo na yung mga links. So, ayun, marami kayo natutunan. Maraming salamat sa pag-attend nyo. Kita-kits tayo next Friday ulit, 8 PM. Imbitahin nyo mga dapat nyo imbitahan para power payaman tayong lahat. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye, God bless.